and congratulations pa rin sa lahat ng bumubuo ng MMDA at ang MMFF committee dahil sa pinagbigyan nila ang kahilingan ng mga manunood na ma-extend pa ito hanggang January 14. Kaya naman po dito sa Unbearable Channel ay itutuloy na po namin ang naipangako po namin pagbibigay ng review sa mga pelikulang aming pinanood, lahat ng 10 pelikulang pinanood. Paabot nga ako ng bag ko para may ebidensya ako. Meron ng may envelope dyan. Diba? Inaabot sa akin ng bag kung saan nandito ang mga resibo ko, mga tickets na talagang natapos po namin noong January 4 or 5. Yung lahat ng 10 entries at nandito nga ang mga katikitan ko, diba? Ano ko talaga yan, oh. Sinilid ko talaga yan, oh. Iba-ibang sinian, iba-ibang date, tapos iba-ibang movies. Basta 10 yan lahat, oh. Diba? Bilang ebidensya. Ayan pa, pinapakita ko talaga, oh. Oh. Yan. Yan. Tapos, yan. Oh, diba? Social. So, anyway, ngayon po, umpisahan natin ang pagbibigay ng ating movie review sa, siguro, ito yung maraming beses ko napanood kasi nga may mga black screening akong sinuportahan. Ito yung po yung When I Met You in Tokyo. Ganito ko na lang kasimpleng sisimulan. Yung mga plus points na lang at saka yung mga minus points na mga pelikulang ito base sa technical na description, kasama dyan yung music, editing, scoring, visual effects, makeup, cinematography, direction, and of course yung acting ng mga artista. O, dito nga sa When I Met in Tokyo, ang mga plus na nilista man namin dito, napakadaming plus, oh. Tapos ang minus, parang isa o dalawa lang, charot. Okay, simple lang story tungkol ito sa kay Azon, na ginampanan ni Vilma Santos, at kay Joey, na ginampanan naman ni Christopher De Leon, na mga OFW sila sa Japan, na pinili ng manirahan sa Japan sa tagal na nilang nakatira doon, mas pinili na nilang doon na mamuhay, and nagkaroon sila ng intercultural relationship with the Japanese tradition, culture, people, music, food, etc., etc. Napakasimple ng istorya na pinagtagpo sila sa Japan sa edad nilang mga nasa 60s na nagka-inlaban sila, nag-develop ang kanilang from being mga bruha sa mga eksenang pa-cute hanggang doon sa mga eksenang seryoso na nagpakasal nga sila. So, ang kwento sa credit na nakita natin sa kwento, istorya ito na pinagsamasaan na kolaborasyon ni na Christopher De Leon, ni Conrado Peru, isa sa dalawang isa sa mga direktor si Conrado Peru, at ni Ate V mismo. Sa story sila ang parang nag-conceptualize and then bumuo, and ang sumulat sa screen or naging screenplay nito ay si Josep Doctolero. Okay? At ang mga director nga si Conrado Peru, si Romel Pinera, at saka associate director dito si Christopher De Leon. Ang ganda nung pagkatalakay nung simpleng pelikula na nilahukan ng usapin tungkol sa OFW, kasi si Ate V may pamilya dito sa Philippines na sinusuportahan niya, at meron siyang kapatid na ginampanan ni Gabby Eigenman, na talagang niloko siya yung lahat ng pinapadala niyang pera na sa yung supposedly retirement niya na magpapatayo ng bahay at mga apartment, paupahan, ay hindi na ipagawa kasi nga nalulong sa sugal itong si Gabby, na ang anak naman ay si Cassie Legazpi na may pinsan pa siya na si John Gabriel, at si Darren Espanto naman ay apo ni Christopher De Leon, dahil anak ito ni Lot De Leon dito sa eksena dito sa Philippines. So, ganun ka buwan, umikot yung kwento na nagsimula sa asaran, nagsimula dun sa yung cute na nagsasayaw, and then hanggang ma-develop yung friendship nila at nagpakasal sila. And then pumasok yung istorya ng kalusugan, kasi nga sa mga edad nila may mga nararamdaman na sila. Nakita ko doon sa eksenang supposedly mag-honeymoon sila o may maroon silang intimate scene na talagang hindi ka mababastos, sandal makukitan ka doon sa edad nila, sumakto lang yung mga linyahan na nadahan-dahan lang, or ikaw na kaya ang gumawa or something like that, na sinasabi ni nung karakter ni Christopher kay doon sa karakter naman ni Ate V, na kwela lang ang dating. So hindi pilit
kasi unang-una naman durable na yung tandem ng dalawa sa napakaraming pelikulang pinagsamahan nila. Isa na siguro ito sa pinaka matatawag natin, pinaka light lang talaga. Actually, this is the lightest among the movie tandems na ginawa nila, kasi yung mga previews nilang ginawa na puro award-winning ang mga performances nila, puro award-winning yung mga pelikulang nilabasan nila, kasi naman talagang yun ang nagpaunlad or yun ang nagpasikat nung love team nila na nung mga time nung late 70s hanggang 80s hanggang 90s na talaga namang naging dahilan para tagurian na ang tandem ni Boyet at saka ni V ay talagang isa sa pinaka credible, durable at reliable na love team sa showbiz or sa mundo ng pelikula, particular sa movies. Okay? Sa mundo ng pelikula, particular sa movies, kasi lumalabas din sila sa mga TV shows, no. So anyway, ang ganda nung pag-develop ng romance nila, dahil sumakto lang sa kanilang mga edad yung kwento. And then dahil sa plus point no yung great acting, kasi nga kapangkapanan nila ang bawat isa, yung alam mong tinginan pa lang, yung mga nuances ng mata pa lang and everything, alam mong wow, para talaga tailor-made sa kanila, sa edad nila, yung mga ginagampanan nilang role bilang si Azon at saka si Joey, plus yun ang sinahugan ng mga bagets na nagpakita rin ng ibang aspeto ng movie tungkol naman sa hindi nagmamadaling romansa. And ito nga nakita natin sa Tambalang Cassie at saka sa Darren, na syempre hindi naman pinilit din, pinakita. Visually, napaka masarap sa mata dahil ang ganda ng location, yung Japan, siguro mga 85% or 90% ng kabuuan ng pelikula, talagang entirely shot in Japan. Makikita mo yung magagandang tanawin, yung snow, yung bundok, yung mga karagatan, tapos yung farmer, yung supposedly farm na kung saan doon na nakatira at doon na namumuhay si Boyet at dinala niya na doon si Vilma nung mag-asawa na sila. Everything, kahit yung sa mga disco, pati doon sa mga pub na mga pinupunta at pinapasyalan, mararamdaman mo yung lamig, mararamdaman mo sa kanila yung mga eksena nila na talagang nahihirapan sila or natutuwas, nasisiyan sila. Kasi si Ate V dito, parang nag-caregiver at the same time, nagtatrabaho sa hotel kasama niya dito si Nakakay Bautista at saka si Ate Lynn Cruz. Habang si Boyet naman, nagtitinda ng mga tinatanim nila sa farm at kasama niya yung Japanese actor na si nakalimutan ko pero kilalang actor sa Japan. So anyway, cinematography ang galing. Talagang na-capture nila yung kabuuan ng Japan. Pero ang pinaka ano dito, ang pinaka malalim na tiningnan natin dito bilang sinuri natin yung pelikula, yun nga sinasabi natin kanina, intercultural or interracial collaboration ng mga tradisyon, kultura ng Pilipinas na nadala sa Japan ng dalawang Pinoy actors at talagang literal na mga Pinoy na namuhay doon, pinakita kung paano nabubuhay sa Japan at kung paano silang nag-i-interact sa mga Hapones sa pamamagitan ng pagkain. Tapos nakakatuwa yung mga eksenang kumakain sila together pero Japanese food, pero ang ginagawa ni Ate V, nag-prepare siya ng mga sinigang miso, sinigang na miso sa ganyan, sinigang na isda sa miso, sorry. And then gumagamit din sila ng mga ritual na kung paano silang aanin ng maayos, na may sayaw-sayaw pa sila. Ang ganda, magaan, masarap sa pakiramdam, lalo na yung costume design na talagang perfectly ay nai-incorporate ng maayos doon sa movie. Kasi makikita mo talaga, kahit si Vilma Santos, na alam mong star for all seasons yan, talagang siya, nakita mo siyang nag-kimono, tapos nagsasalita ng Hapon, na I'm sure talagang guided siya or guided sila na ng mga totoong Hapon na sa pagsasalita nila. And then ano pa ba yung magagandang nakita natin doon? Yun na nga, yung kolaborasyon na pagpapakita ng hindi lang sa pagkain, sa pagsayaw, sa pagkanta ng mga Tagalog na napunta sa Japan at yung buhay ng Pilipino na nasa Japan. So, ang ganda nung kabuuang setup na yon na siguro hindi napansin or yung mga babash na tinitingnan lang sila kasi sinasabi nila walang bago, hindi nagbago ang style ni Vilma sa pag-arte. Sa mga ang ako masasabi kong diretsuhan to, kahit ako Vilman yan, hindi talaga kayo nakakaintindi kasi wow, kung yun ang pag-uusapan natin,
yung primera klaseng pag portray or pag delineate ni Ate V ng kanyang role na thinking actor ang isang Vilma Santos o ang isang Christopher De Leon, kasi doon pa lang sa bosesan, yun yung voice acting pa lang natin tinatawag, ramdam mo ang boses ni Ate V, a boses ng may sakit, boses ng 60 years old, alam mo yon, boses ng nasasaktan, boses ng nahihirapan, boses ng nagmamahal, boses ng kinikilig. Yun eh. And very evident ito doon sa eksenang namatay na si Joey, na si Christopher De Leon, dahil inatake na siya sa puso. Tapos, ninanarate ni Ate V, meron siya doon eksenang parang voice over lang siya habang pinapakita yung eksena nilang nagsasayaw sila na hindi magsasawa o hindi forever niyang isasayaw ang isang azon, sabi ni Joey doon sa karakter, na nakikita mo yung lamlam ng boses at mararamdaman mo yung pinagdaanan niya na namatayan siya sa ganung edad nila. Plus, kung nadala man ng makeup, ang galing nung pagka-makeup, kasi makikita mo doon sa ilang eksena niya na talagang namumugto yung mata. Talagang alam mo umiyak siya and everything. Na again, ikukumpara ko doon sa ibang mga pelikulang napanood ko na may mga ganong iyakan, babanggitin ko na ang Rewind ni Marian Rivera, ni Dingdong Nantes o ni Sharon Cuneta, na talagang iyakan na sila ng iyakan pero walang nangyayari sa mata nila. Alam mo yon, yung hindi man lang namugto, hindi man lang, alam mo yon, na pumatak na napakadaming luha at ang sinasabi marami nang naapektuhan, and yet mahihilawan ka kung ikaw ay talagang observant at keen sa pag-observe na bahagi ito ng pag-arte, bahagi ito ng pag-internalize mo ng karakter mo, at napakamatagumpay na nagawa ng isang Vilma Santos yan. Di ba? Kukwestiyonin pa ba natin ang anim na dekada niya sa industriyang ito at lahat na yata ng award-giving bodies dito sa loob ng Pilipinas at maging international o sa labas ng bansa ay pinansin yon, pinuri yon at nakita yon sa isang Vilma Santos. And in this movie, tahasan kong sasabihin, yun yung mga simpleng paraan ng pag-arte na alam mong gamay na gamay ang isang Vilma Santos, and ni-level up pa niya. Kasi nga, pag sinabi natin ni-level up dito sa pelikulang ito, talagang ibinagay niya yung luha niya, yung boses niya, yung ekspresyon ng muka, ultimong paggalaw ng balikat niya, pati yung pagkimkim ng mga ganyan na kahit nakikita mo na yung mga kulubot ng kamay and everything. Isang actress lang na sa katauhan ng isang Vilma Santos ang talagang makumbinsidong makakagawa nun. And sa tulong ng isang Christopher De Leon na talaga namang yung tandem nila, lumalabas yung naturalesa, lumalabas yung pagiging sanay na nila o kapang-kapa na nila ang isa't isa. Sabi ko nga kanina, tinginan lang, sulyap lang, alam mo nang may eksena, hindi na kailangan magsalita. And yet, ito yung pelikulang sinasabi natin na hindi nga nagsasalita ang pelikula, kasi nga na-capture ito sa pamamagitan ng production design, yung istorya ng friendship, kapatid, nanay, tatay. Alam natin mga ganon. And ang ganda ng pagka-build up ng mga karakter ng bawat ano. Kaya siguro yun ang nakita ng jury na bumuo ng Metro Manila Film Festival Committee, Awards Committee, dahil hindi naman bang ako sino-sino lang ang upo doon sa pamumuno ni Chairman Chino, Chito Ronyo, naging Vice Chair si Lorna Tolentino, sina Direct Joey Reyes, at marami pang ibang may kinalaman at bihasa or talagang may pinag-aralan, may karanasan sa paggawa ng pelikula. So ito yung mga elemento na bumuo sa When I Met You in Tokyo for the movie na maging deserving siya sa lahat ng tinanggap niyang award, particular na ang fourth best picture, na sana second best picture, ang best actress, lalo kaisa-isang Vilma Santos. Na sa mga nagko-question, pasensya na po kayo. Talagang tahasan kung diretso ko sasabihin sa inyo, wala, hindi nyo naiintindihan o i-allow nyo lang pansinin, kasi nakakahon na kayo doon sa konsepto na porke napaiyak kayo, best actress na, porke na nadarang kayo o natakot kasi best actor na, hay nako. Okay? So, ang maganda lang dito sa pagkakatalakay pa ng movie, yung old and new na pag-combine, tapos yung storytelling na alam mong nagde-develop magsimula sa mabagal, na parang sa isang kanta,
na pero di ano lahat, di tono lahat ito, 'di ba? Hindi kagaya ng ibang movies na napanood ko, ibang entries. May sintonado at pag-uusapan natin 'yan sa ibang episode. Pero ang mga minus naman, syempre may mga minus din. Kung puro plus 'yung mga sinabi ko at papuri, meron din naman mga minus kagaya ng 'yun na nga, medyo may kabagalan 'yung kwento kasi nga natuon lang dun sa kwentong love o story ng dalawang old age persons na may mga pamilyang iniwan sa Philippines at umikot doon sa kwento ng yun na nga relasyon ng magkapatid, pamangkin, apo, something like that, and then sa mga kaibigan, sa trabaho, and sa pangkabuuan, yung relasyon nila sa kabuuan ng Japan na merong kultura, tradisyon na nakakatulong sa pamumuhay nila bilang mga tao. So medyo may mga loophole doon. And then ang isa sa pinaka obvious sigurong minus para sa akin ay yung parang overuse ng kantang When I Met You, 'di ba? Na parang talagang pino-promote nila ng bagong-bago yung kanta, although luma na yung kanta na pinasikat ng Apo Haikun Society, correct? Na hindi lang kinanta, hindi lang naging background music. Sa maraming eksena siguro hindi ko mga anim na beses or ilang beses ko rin napanood yung or narinig na pinauulit-ulit yung tugtog na talagang mabibingi ka na. So medyo may sobrang paggamit lang sa palagay ko na siguro mas nalagyan ng ibang tunog na kagaya nung dalawang eksena doon na naringgan natin na pinatutugtog ang isang Japanese hymn or Japanese tune na alam mo yung tunog Hapon. Na maganda sana kung mas napalago pa yon. But overall, mamarkahan po natin ang When I Met You ng Tokyo na kumbaga sa 10 ang perfect score, mamarkahan ko siya ng 9.5 over 10. 9.5 over 10! Ang nagdala sa kabuuan ay yung pagiging simple ng pelikula na binitbit ng great acting ni Vilma Santos and Boyet De Leon na again, tinuturing natin sa industriyang ito na most durable, most credible, and most reliable tandem na hindi naman nila kailangan naging mag-asawa sila pero sa napakaraming mga proyekto nilang ginawa, higit pa doon ang naging turingan nila para sila mga soulmates, para talaga silang kung sino yung mga karakter nila, kung si Azon, kung si Joey, kung bonsai nilang isa't isa, bonsai nilang isa't isa. So and on that note, yun po ang naging marka po natin kasi nga, ang pili ko lang When I Met You in Tokyo. Sana po mapanood po ninyo sa paglabas po nitong podcast na ito. At sa mga kapwa ko Vilmanians, kapwa natin Vilmates dyan, at kahit natin sa mga iba pa na na-appreciate ang klase ng mga pelikula ni Ate V, maraming salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat din sa mga producers at lalo na sa mga ibang bumubuo ng pili ko lang When I Met You in Tokyo. Again, sa mga baguhang director, kasi ngayon ko lang din napanood din nung sina Direk Romel Penera at saka si Direk Conrado Peru. Bagito man sila, pero alam nila ang kanilang ginagawa. And of course, sa tulong ng isang napakagaling na associate director nilang si Christopher De Leon, na talaga namang napaka-visual and then and at the same time, napakatahimik dahil ang daming moments yung pelikula na ang nagsasalita po yung backdrop, ang nagsasalita yung mga bonsai trees, yung mga nasa farm, o yung mga snow. At yung mga lugar na pinupuntahan nila at na pinapakita sa Japan na sila ang mga bidang Pilipino na nagtatrabaho doon, nakapamuhay doon at na-adapt na. Ang ganda-ganda nung eksena ng nagpakasal si Ate V. Ang ganda, isa sa mga best wedding moments na napanood namin sa pelikula. And sabi ko nga, kung ikukumpara ko doon sa wedding scene na naman ni Marian Rivera ni Ding Dong Dante sa Rewind, talagang ang layo, 'di ba? Kasi considering na Pilipino 'yun na ano, pero sobrang ma-appreciate mo yung husay ng pagkakakuha. So, abangan nyo po ang susunod ko pong tatalakayin naman. Yun nga po, yung Rewind, yung Firefly, at saka yung A Family of Two. Kasama na rin po yung Gumburza at saka Malyari. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po nakaintindi rin po ako dulot ako sa inyo ng konting impormasyon tungkol naman po sa nalalaman po natin dahil po naman sa tatlong dekada na rin po nating nandito sa industriya at sa maraming mga pelikulang pinanood natin, pinag-aralan po natin, formal na ipinag-aralan at informal na napag-aralan at naging bahagi tayo ng mga napakarami rin produksyon. Alam ko po na uunawaan ko rin po ang sinasabi ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ambet Nabos po. Bye-bye!